Kaidlip ako ah. Kasi baby, pagawa ka merienda. Baby! Uy! Babe! Ako na ang gagawa. Wala sila, baby. Bakit? Saan nagpunta? Eh, nagpaalam kanina. Eh, sinama si Clarissa. Dadalaw daw kay Janice. Ito namang si Robert. Eh, sinama din si Maria. Ibig mong sabihin, tayo lang tao dito? Oo! Uy! Ma, nandiyan si Chita sa kwarto. Saan po tayo lang ang tao dito? Oo na! Pero natutulog. Oh, yun naman pala eh. Tay! Tay! Wala ka ba lakad ngayon? Meron sana eh, kaso punta ako si Nika sa tinatamad ako eh. Natamad ako, ganda ma rin. Di ba galit sa tamad si Niki? Eh, sira yung kotse ko, may na yung brake. Oh, preno lang, ikaw naman. Sige na, umalis ka na. Ayos, ano ka na? Ano ka ba? Preno pinag-uusapan, Pitoy. Pagyang anak mo na, disgrasya. Hindi, joke lang. Ito, ito. Kotse ko, gamitin mo. Oh. Full tank yan. Talaga po. Eh, pwede ko na yung cancel lakad. Huwag mo ika-cancel. Ba't mo ika-cancel? Nagka-cancel, masama yan. Sure kayo? Oo, sigurado ako. Oh, kanina pa. Magbibihis pala ako. Huwag ka na magbihis. Okay Nay. Yan. Ang ganda nga, summer, oh. Summer outfit, bagay na bagay. Sige na. Dalian mo. Baka ka ma-traffic. Mambihira tong batang to. Sige na, dali. Dali. Ma, hindi pa nakakalabas si Chito, oh. O, diba? Kamukha ko si Patrice. Buti na lang, hindi ka mukha ni Patrick. Kung hindi, malas. Hey, baby, buhay bisita ka lang dito, ha? Huwag kang epal, ha? Sige, ano? Baka magising si Patrice. Naman na! Kit-kit talaga ni Patrice. Ang taba ng pisngi. Oo nga po eh. Sa kagatin, kakagutom. Ano, Patrick? May tinapay po ba kayo? Nagutom talaga. Ah, baka mapagbalingan mo pa si Patrice. Hindi ba mahirap kapag kasabay umiyak tong dalawa? Hindi naman. Kasi napagtutulungan naman namin ito ni Patrick eh. Kaya kahit doble-doble sila, okay lang. Tingnan nyo naman ang kugit ng mga anak namin eh. Alam nyo, mahirap talaga eh. Isang oras pala ako sa opisina, namimiss ko na ito mga chikiting ko. Oh, ano kailan ba yan? Ano mga maternity leave? Last day ngayon. Bukas babalik na ako ng work. Eh, ayoko pa sana silang iwan, pero buti na lang. Pupunta dito yung bienan ko, kaya siya yung mag-aalaga. Okay lang. Ay, huwag! Baka mahulog ko siya. Ito ba? Malapit ng mga anak si Bertan. Oo. Oo nga, magkakaanak ka na. Tsaka pag nahulog mo yung anak nila, pwede mo nang ibigay na kapalit yung anak mo. Correct naman. Ang sarap ito kape mo. Kaya ka ba nagpunta dito, eh talaga may sasabihin ka? O nakikikape ka lang? Ayun na yun actually sasabihin ko eh. Actually, naubusan ako ng kape sa bahay. Eh hindi pa ako nakaka-grocery. Ayun, umaming ka rin. Dami mo pang gimmick. Bertalika, kainin mo to, oh. Ano yan? Puwet ng manok. Ew, kadiri. Ma'am, ba't bumili ka niyan? Bakit? Okay yun, para paglabas ng baby niya, madaldal. Anong kinalaman nun doon? Ano ka ba? May kasabihan na pag kumain ka ng puwet ng manok, magiging mabilis magsalita yung bata. Hindi katulad nito, mukhang sinapian ng robot. Sinong robot? Huwag mo nang pansinin yung mga pamahiin ni Mama. Berta, kung ayaw mo, pwede ako nalang kakain. Hoy! Huwag mo kainin ang pagkain ng buntis! Sasakit ang tiyan mo! Aray. Oh, bakit? Masakit ang tiyan ko. Manganganak na ako. Aray. Ha? Asan si Robert? Wala. Kayong mag-atit sa akin sa ospital. Aray. Paano yung kotse yung nasa talir pa? Eh, ano pang ginagawa natin? Tumawag na tayo ng taxi! Bakit pa tayo magta-taxi? Nandiyan naman yung kotse ko sa labas, oh! May 500 pesos ba kayo pang gas? Tumulangan! Sumit na tiyan ko. Ha? Manganak na si Berta? Magiging tatay na ako? Magkakalurky! Yes! Yes! Uy! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ewan ko. Eh, bakit kinukuha mo yung mga gamit?
Eh, baka kailangan ni Berta eh. Kuya Robert, kami po lang dyan at Patrice yung kinukuha nyo. Eh, ganun ba? Bert, kalma ka lang. Hindi naman ikaw yung mahirapan sa pag-ire eh. Oh, anong ginagawa mo? Eh, umiire! Wow! Bakit ikaw iire? Oh, yung asawa mo mga anak! Pamihira naman o! Shhh! Ano ka ba? Ano ba, Bert? Hindi! Hindi! Yes! Ay, sumaryo! Uy! Uy, Robert! Uy, ano? Nanganak na ba si Berta? Hindi na po namin alam eh. Ha? Kanina pa nga sila sa loob eh. Buto na nga po ako sa kahit eh. May pera ka ba? Sumuha, ibili kita ng merienda. Ito naman, pati bata rarakitin, no? Hindi, I'm just trying to be helpful. Helpful. Oh, baby, kung na nga bumili ng merienda, bumili ka na lang ng inumin, ha? Mukhang magtatagal pa tayo dito. Sige po, sir. Uy, nangyari dyan? Kinakalma ko to si Robert eh. Kinakalma bakit? Sumasakit ba tiyan mo? Sir, humihilab na po ang tiyan ko. Bihira naman to, humihilab. Yung asawa mo mga anak, ikaw humihilab ang tiyan. Ininervyos na po ako. Sino po ang mister? Siya ho. Kayo ho? I'm really sorry. Ha? Bakit ho? Ano nangyari sa asawa ko? False alarm. Di pa ako manganganak. What? Makatali ka naman? Para kang bading? Patrick! Ah! Ang tagal mo naman! Ano ka ba nakakaya kay Sir? Unang araw ko, tapos date ako. Ba't ang tagal mo maligo? Anong matagal? 5 minutes pa lang ako doon. Eh, ikaw nga 1 hour na doon. Akala ko nakatulog ka na eh. Paano naman akong hindi tatagal? Eh, sinabay ko yung paglalaban ng mga damit ng mga bata. Ay, ano? Asan naman nanay mo? Eh, ito nga nag-text, hindi rin makakapunta ni Rayuma. Hindi makalakad. Ay, paano yan? Sino may iiwan sa atin sa bata? Eh, sige, ako na. Ibibiling ko lang kita rin yung pinapagawa sa akin ni Pits. Ay, naku, wag na. Ako na. Ako na. May pinapagawa pa sa si Sir Pits. Eh, sige, ako na lang. Ako na. O, sige, ikaw na mag-alaga sa mga bata, ah. Akala ko ba, ikaw? Ang gulo mo naman, eh. Sino ba talaga may iiwan dito sa bahay, di ba? Ikaw? Bakla, balita ako muntik na manganak si Berta. Oh nga, slight na lang, muntik ka na maging tatay. Oy, tara na, meeting na tayo, ha? Ay, sir, hindi pa po pwede. Wala pa po si Patrick. Siya po kasi ang nakatok ngayon sa sales report. Ganun ba? Kala ko... Yes. Ay! Oy. Buti nilang hindi pa kayo nagsisimula sa meeting nyo kasi kararating ko lang eh. Wow, napansin ko nga eh. Oh, asawa mo, sana? Kala ko papasok na siya ngayon. Oo nga, kala ko rin papasok na siya. Kasi, para makaluwag-luwag naman kami sa trabaho. Eh ako nga eh, lunod na rin ako sa mga trabaho. Grabe. Eh, yun nga, Pits eh, hindi dumating si nanay. Kailangan may maiwan sa bahay para sa mga bata. Ah, ganun ba? Eh, akala ko pa naman, papasok na siya ngayon. Paano yan? Ano, mag-extend ba siya ng leave? Nako, eh... Pag nagkataon, kailangan ayusin na naman namin yung schedule. Ibig sabihin, kami na naman ang sasalo ng mga trabaho niya. Over, ha? Hindi ko alam kung papasok si Janice bukas eh. Eh, baka ako muna umabsent. Ay, teka, eh, paano yung trabaho mo? At paano naman ang trabaho namin kung kami ang sasalo ng trabaho mo? Sinabi ko bang saluin niyo trabaho ko? Kayo, ha? Singin kayo na singin sa usapan namin ni Pits eh. Oo nga, kami nag-uusap, hayaan niyo na kami. Paano yan? Hindi pwedeng ganyan. Problema yan. Pagka ganyan, sabihin mo sa asawa mo, dapat mag-usap kayo. Hindi pwede yung salitan kayong nag-a-absent. Pak! Ang paka dyan. Ikaw, sausaw ka ng sausaw eh. Bis na tumulog sa sitwasyon, gatong ka pa ng gatong eh. Yan, sige. Gatong pabor. Yan. O, hindi ako ha. Si Vincent lang. Nilaglag na naman agad ako. Bakla ka kasi. Eh, bakit ikaw hindi? Award? Isa ka pa! Mukhang napapadalas ang punta mo rito, Tommy, ah. Ano bang sadya mo? Ano pa nga ba, Ma? E di nakikikapin na naman. Parang matapang tipla mo ngayon, Deedee, ah. Baka nervyusin ako, ah. Malamang ako ang nervyusin, eh. Dahil lalaki gastos ko. Berta, umayos ka nga ng pag-upo mo. Bakit oh, nakabuka ka ka dyan? Ayoko. Gusto ko ganito. Presko. Iba naman, Ma. Pati ba naman yung pag-upo ng tao? Pakikialaman mo pa.
Hindi mo ba alam na bawal sa buntis ang nakabukaka? Mahirapan ka mga anak. Is that true? I mean, was that your experience when you gave birth to Deedee? Hindi, kasabihan lang yun ng matatanda. Eh, matatanda pala nagsabi eh. Dapat alam ni Tommy yan. Aray. Ha? Huh? Mahanganak na yata si Berta! Oo. Aray. Hala, baka ito na yun! Ay! Mahanganak na talaga! Natahaga mo si Robert! Oo. Dali! Ay, naku, wala akong load. Ikaw na! Eh, wala rin akong load eh. Berta, nasa yung cellphone mo? Ba't ako makatawag? Sira ang battery. Sira pala, ba't mo binigay? May load yan. Oh, ladies, marami. Ladies, not to worry. Ha? I've got a cellphone, it's got battery, and it's got load. Makikitawag kayo. 50 pesos lang. Eh, gano'n, 50 pesos, ha? 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 Ikaw, ikaw talaga? Napaka-sweetik mo! Ito yun, ba yan? Ha? Hello? Robert? Robert, tinga! Bakit? Sino tumawag? Mga anak na si Berta! Ano nangyayari dyan? Eh, ganyan yan. Pag kinakabahan, nagliligpit ng kung ano-ano. Ay, dapat pala. Kanina pa natin sinabi mga anak si Berta. Ayaw niya siguro na opisina. Magiging food na laki! Wait it, Nate! Hindi ko carry bells! Alam mo, dapat siguro sa palinto eh, para bumalik sa normal eh. Hindi naman siya dapat mataranta, hindi naman siya ang anak. Naku, pakalpahin niyo yan, ha? Naku, sampalin niyo yan, dali! Ito ko silang pal mo! Eh, ikaw ang natataranta eh. Sakit mo na! Ang sumasama ko, ha? Wait! Wait! Quark! False alarm! Pwede ba mangyari ulit yun? Asa daw si Bister? Mas mainam na ho sa father na i-explain ko anong nangyayari sa inyo. Berta, asan ang baby? Ay nako, false alarm ulit. Eh, kanina pa nga iniintay ni Doc si Robert eh, dahil may papaliwanag. Robert, di pa pala mga anak si Berta eh. Doc, bakit ho ba? Ang tawag ho sa nangyayari kay Berta ay Braxton Hicks contractions. Doc, ano ho yun? Doc, ano ang Braxton Hicks contraction? Braxton Hicks contractions, yun yung hilab ng matres na false labor. Kasi ang matres natin, meron niyang laging capacity na humilab eh. Pag lumalaki yung matres, ayaw mo siyang humilab. Kasi may bata sa loob. Pag humilab yan, makukunan. O kaya pag humilab yan, mag-premature labor. So dapat, all throughout pregnancy, mula day 0 hanggang mga 9 months bago mag-due date, o yung tinatawag nating 37 weeks, kalma lang, relax lang ang uterus. Ang problema natin, hindi pa pwedeng relax lang palagi. Big event kasi yung labor eh. So kailangan ng matres, kahit na-relax, paminsan-minsan nagpa-practice humilab. Yon ang Braxton Hicks contraction. Mga magbuntis lang po ito, no? Oo naman. Iba palang hilab lang yun. Oo, ibang hilab yung nararamdaman. Oo, correct. Diba? Ibang hilab yan. Oo. So yung Braxton Hicks contraction sa malalaking tiyana, mga 7 or 8 months, nagpa-practice lang ang uterus. Pero hindi siya tutuloy. Ano po yung signs ng false labor pain? Yung Braxton Hicks contractions ang nagko-cause ng false labor pain. So, kung may false labor, ibig sabihin may true labor. So, meron tayong mga tinitignan. Number one, yung hilab. Pag false labor, ang hilab niya 10 seconds, 20 seconds, 5 seconds, paiba-iba. Ang hilab ng true labor, sa umpisa 30 seconds, tas magiging 50, magiging 60 hanggang 70 seconds. So, pahaba ng pahaba ang duration. Okay. Second, yung pagitan ng dalawang hilab. Sa false labor, iba-iba. Minsan 5 minutes, minsan after 30 minutes. Minsan, kunyari habang naglalakad siya, naninigas, tapos pag naupo siya, nawawala naman. Ang true labor, pagka humilab siya, umiikli ang pagitan. Kung kanina, every 10 minutes, miya-miya, uy, every 5 minutes na. Hanggang sa umabot dun sa every 2 to 3 minutes. Pagka nagkagano na, true labor na talaga yon.
So kadalasan ang nararamdaman sa true labor, namimigat ang puson, tapos sumasakit yung balakang sa likod niya. Sa forced labor kasi walang nararamdaman ng pain. Ano po ang pwedeng gawin ng isang mom-to-be para masigurado niya kung true or false labor pain ito? Pumunta sa ospital. That's the best thing. Or pakiramdaman ngayon, tatlong sinyales kasi ang labor. Number one, meron kang hilab at yung karakter ng hilab dapat kagaya ng sinabi ko. Pangalawa, may dugong lumabas. At pangatlo, may tubig na lumabas. Kahit na alin dun sa tatlo, hindi kailangan sama-sama. She only has 15 hanggang 30 minutes para mag-observe. Kung 15 to 30 minutes humihilab pa rin, go! Takbo na sa ospital. O, paano yan? Hindi pala naibigay ni Patrick yung sales update eh. Wala tayong pagmimitingan ngayon. Sir, sorry ho ah. Nagmamadali ho kasi akong pumasok. Kaya nakalimutan kong hingin. Ah, tatawagan ko na lang ho ngayon si Patrick para may email po sa inyo. Oo, sige, sige. Sir, hindi po sumasagot eh. Paano? Mukhang wala na to. Huwag natin ipilit to. Reschedule na lang natin itong meeting, ha? Okay? Sir, sorry ho talaga ha. Kasi medyo hirap po kami ngayon eh dahil wala pang magbabantay sa mga bata. Yung bilan ko kasi inatake ng rayuma. Okay, okay na. Naintindihan ko naman yun eh. Kaya lang, mahirap yung ganyan, di ba? Baka yung trabaho nyo pareho masira. Sana makagawa kayo ng paraan. Wala ba kayong makakuhang magbabantay sa mga bata? Bukas po meron na yung nanay ko po pupunta. Sige. Gawin niyo paraan, ha? Sige ho, sir. At saka yung ano, yung sales update. Huwag mo kalimutan, ha? Pag nag-email na si Patrick, sabihin mo sa akin. Apo, sir. Sige. Kawawa ka naman. Kababalik mo lang sa trabaho, tapos sinermanan ka ng todo ni sir. Ikaw naman kasi, sa lahat ng kakalimutan yung sales update pa. Ayan! Na-imbier na tuloy si sir sa'yo. Ikaw bakla! Huwag mo na kasidiin. Yan. Umiyak tuloy. Ano ba? Hindi ako umiiyak. Nagpapampa ko ng gatas. Ay, tamang-tama. Tapang nitong kape ko. Ay! Ano ka ba? Patumbak. Be! Hindi daw makakapunta si nanay na high blood. Paano yan? Sinabi ko pa ng mga kay sir, makakapasok na tayo ngayon. Yan na naman yung nanay mo eh. Kumain na naman siguro ng chicharon. Oh, problema na naman to. Sinisisi mo ba nanay ko? Sinabi ko ba? Sinabi ko bang sinabi mo? Alam mo kasi, kung tumating lang sana yung nanay mo, edi wala sana tayong problema dito. Sinisisi mo ba nanay ko? Sinabi ko ba? Sinabi ko ba sinabi mo? Sige, sige, sige. Ako na lang. Oh, ikaw na mag-aalaga sa mga bata. Ayos. Okay. Hindi, ako na naman papasok. Ikaw maiwan dito, magbantay sa mga bata. Hindi pa pwede yun kasi absent na ako kahapon, absent pa ako ngayon. Ay, hindi lang ngayon. Magle-leave ka muna hanggat makahanap tayo ng yaya. Oh, ano ka alam mo sa akin, yaya? Bakit? Anong masama sa pag-aalaga sa mga anak mo? Be, ako ang lalaki. Ako ang dapat kumikita sa pamilya. Ah, hindi pwede ako. Sige, ganito na lang. Kung sino mas malaki yung sweldo, siya magtatrabaho. Sino bang mas malaki sweldo sa atin? Ikaw! Ingat ka, bye! Sama ka. Take care. Huwag magpapapawis, ha? Ingat! Ano, nag-usap na kayo ng asawa mo? Opo, sir. Napag-desisyon na namin na ako munang papasok at siya munang mag-stay sa bahay. Siya may iwan sa bahay? Oo, sige. Sigurado na ba kayo dyan sa desisyon niyo? Ito po yung application niya for leave. Sige. Oh. Thank you, sir. Meeting tayo 10 minutes, ha? Okay, sir. Balik na lang ako. Opo.
totoo ba yung narinig namin? Bumayag talaga si Patrick na siya magbabantay sa mga anak niyo? Oo, bakit? Masama? Sinabi ko ba? Pero alam mo, dapat palitan ang pangalan niya. Yayo. Yayo Aguila. Di ba bagay na bagay? Oh, yayo. Tay. Oh. Eh, magpapaturo sana ako sa project ko sa marketing. Marketing? Ako ba? Pwede pa bukas na lang at medyo, ano, pagod na ako eh. Oo, sige po. Okay lang, ha? Alam mo, Chito, dapat kay ma'am ka magpatuho. Oh, ba't ako? Anong alam ko sa marketing? Ang galing niyo po kaya sa marketing. Pag nga po sa palengke, lakas niyo nga po tumawad, tapos nagagalit pa kayo pag di kayo pinapatawad, eh. Ma'am, patawarin niyo na po siya. Tay, hindi po darating si Chito Patrick. Ay, na, hindi nga pumasok sa opisina, eh. Ay, bakit may sakit? Hindi, wala. Eh, wala raw magbabantay doon sa mga anak nila. Eh. Kasundo raw sila ni Janice. Sabi, si Patrick na lang daw muna ang may iwan sa bahay. Talaga? Oh. Kinakaya niya naman. Naku eh, hindi naman ganun kahirap mag-alaga ng bata, di ba? Baby, bukas nga, dalawin niyo doon si Patrick, dala niyo ng pagkain, ha? Sige po, ma'am. Sinasabi ko na nga ba, yan si Patrick, under the saya. Tay, ano po yung under the saya? May tinatanong yung anak mo, sagutin mo. Under the saya, yun yung lalaki, lahat ng sinasabi ng babae, sinusunod niya. Ha? Dahil? Dahil mahal na mahal nung lalaki yung babae, kaya niya sinusunod. At? At yung lalaki, handang gawin kahit na ano, para dun sa babae, para ipakita yung pagmamahal niya. Yan, tama yan. Eh, ano naman po yung halimbawa ng gusto ng babae na sinusunod nung lalaki? Eh, halimbawa, gutom na yung lalaki. Eh, gustong pasagutin ng babae. Eh, hindi nakakain yung lalaki. Titiisin niya na lang gutom niya. Oh, eto naman. O, sige na, kumain ka na. O nga pala. Oh, bakit na naman? Be! Hi! Be! Gutom ka na, no? Oo. Nagluto ako. Gutom na. Ay! Talaga? Kaya pala ang bango. Ready ka na? Pinaghirapan ko to. Ay, sakto, gutom na ako eh. Ito yung kanin, ha? Hot dog? Ay, busog pa ako. Naalala ko, busog pa pala ako. Ayaw mo? Gusto ko. Kaso lang, naalala ko, nagkantin pala ako kanina for merienda. Sana. Hindi, ayaw mo eh. Ako ha, tigil-tigilan mo ako ha. Ubahan niyo lang ako. Ah, sige, kung ayaw mo, ako na lang. Sure. Kanina naman talaga eh. Sir, kain na tayo. Hindi. Sige. May pabaon si Elsa eh. Ah, ay, okay na, sir. Painit natin. Ah, hindi na. Hindi na kinainitin. Okay. At ano to eh? Salad na naman eh. Sir, gusto mo palit na lang tayong baon. Bakit? Ano baon? Ito po. Kari-kari. Yan! Nang baon! Sige. Sa'yo na yung salad. Ito po. Uy. Akong bango. Anong kare-kare to? Puntot ng baka? Kare-kareng hotdog po.
hotdog lang siguro ang alam niya lutuin. Actually, lahat na nga ng klaseng luto ng hotdog natikman ko na. Tinolang hotdog, gintang hotdog, nilagang hotdog, bulalong hotdog. Ikaw naman kasi eh. Bakit naman kasi si Patrick ang pinayagan mong maiwan doon sa bahay? Ayan, ang napapala mo. Hotdog galore. Uy, kayo ha. Ayaan nyo nga yung desisyon ng mag-asawa. Yun ang gusto nila eh. Hindi naman po sa nakikailam, sir. Nag-observe lang. At saka diba, sir, meron tayong kasabihan sa isang pamilya, ang lalaki ang nagsusuot ng pantalon. Tama. Diba? Oh, kasi pag nabaliktad yan, yung husband na yan, nagiging house husband yan. Pero ano namang problema doon? Okay na yan. Tanggap na ng mga tao yung house husband sa panahon ngayon. At saka yung babae nagtatrabaho. Okay na yan. Wala na problema yan ngayon. Tama. Sige, ikaw din. Baka bukas, may bigote ka na rin. Patrick! 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 Maria, baby! Pasok, pasok! Oh. Teka, ba't naka-duster ka? Eh, ano eh. Wala na ako masuot eh. Tsaka ano, panaglalaba ko, ganito na sinusuot ko. Teka, hindi mo kayo nagsabi na pupunta kayo ngayon eh. Ano ka ba? Nag-text ko sa'yo ah. Ikaw talaga, kahit simple pagtingin sa text, hindi mo magawa. Naku, baby, pasensya na kasi yung cellphone ko nasa loob eh. Sorry na. Sige na nga. Ay, nagpadala pala si ma'am ng pagkain. Ay, ay! Ah! Salamat ha, pakisabi ha. Tsaka ano, gusto pumasok na tayo sa loob, magsasayang muna ako. Tapos kainin na natin ito habang nanonood ng kalye serye. Uy, ano na nga ba latest kay Min tsaka kay Alden? Oh. Ayon sa radyo, ha? Napakinggan ko kanina. Oh. Si Alden, ako lalong ginagabi. Huh? Oo. Tapos hindi niya kakayanin itong chika ko, Mars. Si Maine, di ba nagkokotse yan? Mm. Pag nagkokotse pala yan, umiali kayo. Ay. Yung iniikutan niya. Ano? May malaki palang parang balon doon, di ba? Oh, Robert! Nandito ka pala. Good evening po, Ma'am Didi. Ba't ang dami niyong mga gamit? Gamit ko sa panganganak. Pupunta ka na ba ng ospital? Manganak ka na ba? Hindi pa. Inahanda ko lang yung mga kailangan ni Berta. Ay, mabuti naman at least prepared kayo. Tsaka ikaw, Robert, ha? Relax ka lang. Huwag ka magpapanik. Okay lang yan, kaya mo yan. Alam mo kung ano pwede mong gawin? Ano po? Mag-download ka ng music. Yung magpapakalma sa'yo. Tapos pakinggan mo habang papunta ka dun sa ospital. Nag-download na po ako ng papakalma, pero hindi music. Hindi music? Anong dinownload mo? Ito po, ah. Picture ni Tom Rodriguez. Tahan na. Oh. Oh. Isa sa mama. Oh, ayaw eh. Oh. Pasensya mo na yung bata, ah. Hindi kasi nakatulog kaninang hapon. Wala sa mood. Sige, okay na. Okay. Tama na, tama na. Wala pang hapunan. Ah, ano? Nagpunta kasi si Baby tsaka si Maria dito kanina. Nagsismisan kami. Oh. Hindi ko na-depress yung baboy eh. Ha? So ano kakainin ko? Delata? 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 Buong araw akong nagtatrabaho, tapos papakain mo sa akin, delata? Ha? Be, wag mo naman ako sigawan. Hindi mo naman alam ang pinagdadaanan ko eh. Wish ko nga makanood ako ng wish ay may, pero hindi. Hindi ko magawa dahil kasi naglalaba ako eh. Oo, ngayon? Huling-huli na ako sa balita. Pagkatapos ko maglaba, pinapaliguan ko pa yung mga bata. Hindi ko na nga alam kung ano nangyari kay Ana tsaka kay Calvin eh. Ana? Calvin? Sino naman yun? Sina yung bida sa... hanggang sa makita kang muli. Si Bea tsaka si Derek. Ano? Akala ko ba si Ana tsaka si Calvin pinag-uusapan natin? Ang labo mo. Oo, sige. Malabo. Hindi mo ko naiintindihan eh. Pagbukas ko pa lang ng TV, wawawin na. Nagbibigay na lang jacket si Kuya Willie. Ano bang drama mo? Di ba nag-usap tayo na ikaw tatao dito sa bahay, pumayag ka. Yung pala, masama loob mo.
Akala ko... Ano? Akala mo wala akong sama ng loob? Meron! Meron! Akin ang bukol mo. Mukha na lang yelo doon. Pinag-iiyak ka dyan. Uy! Aga mo naman. Di pa ako nakakabihis eh. Anong nagawa mo dito? Ba't bigbig mo yung mga bata? Pits, pwede bang dito muna kami? Eh, pasok! Pasok muna. Sige lang, sige lang. Sige lang. Kumain na ba kayo? Hindi pa. Ito kasi, hindi lang ako nakapagluto, nagalit na. Naman ganun. Eh, paano naman kasi, sir? Nasa-stress na nga ako kung paano pagkakasyahin yung sinusweldo ko sa amin. Pag-uwi ko, hindi na nga ako kilala ng mga anak ko eh. Uy, yan ang sinasabi ko, di ba? Sabi ko, pag-usapan niyo yung problema, hindi yung ganyang dinadaan niyo sa away. Pagka ganyan, lalo kayong hindi magkakaintindihan yan. Mm-hmm. O ano na bang balak niyo ngayon? Ano talaga ang gusto niyo? Eh, sir, pasensya na. Gusto ko may trabaho ko eh. Kaso, mas gusto ko kasama yung mga anak ko. Be, kung gusto mo, ako na yung magtrabaho. Ikaw na lang sa bahay. Hmm. Maliwanag yan, ha? Kayo ang nag-usap, kayo ang nag-desisyon. Oo, oh, tsaka huwag nyo naintindihin yung pera. Magkakaroon naman ng review ng mga empleyado ngayong first quarter, di ba? Eto, okay naman performance nito. Pwede kong taasan ang sweldo mo. Nakakaya naman, Pits. Ayaw mo? Sinabi ko ba? Eh, Pits, salamat, ha? Hmm. Be, pasensya na. Sorry din, Be. Hmm, panihintay nyo. Uy, baby! Huwag mo iharap sa mukha mo, matatakot yung bata! Che! Lalo mong pinaiyak eh. Aray, manganganak na ako. Aray. Sigurado ka? Oo. Punta na tayong ospital. Aray. Huwag ka nang umikot. Kunin mo muna yung mga gamit natin. Ito na yung mga gamit natin! Berta! Robert. Bakit? Misis, ano po nangyari niya, sir? Hinimatay. Bakit po? Kasi mamanganak na ako. Aray. Mahirap talagang pagandaan yung pagiging tatay. Ang daming bagong dumadating sa buhay mo. Iba-iba. Kaya sigurado, magugulat ka talaga eh. Pero ang talagang nakakagulat, yung may mga dumarating na sorpresa na maliliit. At yung mga sorpresa na yun, mapapansin mo, yun yung mga pinakamagagandang bagay na nangyari sa buong buhay mo. Isin mo na lang, papunta na lang. Oh, malapit na. Kasi ikaw ka sa nanay ko to eh! Asan tayo? Sa ospital. Tawagin mo na mga doktor. Bakit?
Lumabas na si baby. Awa-tawa-tawa.